In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this your gift which you are about to receive from your bounty to Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And gandang buhay! And welcome to our another series of our breakfast serie, ang ating paboritong kain sa buong araw, ang breakfast. Sapagkat dito tayo kumukuha ng lakas na ating gagamitin sa buong maghapon. Di po ba? Kaya nga po, kain tayo ng ating healthy breakfast para sa umagang ito, no? Para tayo maging malusog at maging malakas ang pangangatawan, ligtas sa anumang mga sakit at karamdaman na maaring dumapo sa atin. Kaya nga, ating pinalalakas ang ating pangangatawan sa pamamagitan ng masusustansyang pagkain. At siyempre, umpisahan natin sa pamamagitan ng pag-inom ng atin pong daily dose of lemon. No? So, ating inumin ang lemon with pulps and with skin. Sama-sama po yan. Kabasama po yan para masarap ang ating lemon at makukuha ninyo yung kanyang benefits sa inyong katawan. Ano? So, meron din tayo ditong fruits. Meron tayong orange. No? At meron din tayong special na fruit para sa araw na ito. Meron tayong durian. Ano? Ang bango ng durian. Ang sarap. At syempre, lalagyan natin siya ng yogurt para mas maging healthy ang atin pong fruits and yogurts. At syempre, para kumpleto, lagyan din natin siya ng nuts. Ano? Para mas maging healthy. Fruits and nuts ang atin pong magkakasama and yogurt. So, lagyan natin siya ng nuts. Meron tayong almonds. Meron tayong walnuts. At meron din tayong mga iba't ibang mga seeds. Kagaya ng sesame seeds. Meron din tayong flax seeds. At meron din tayong chia seeds. Ano? So, yan po. Ang chia seeds and flax seeds. So, kakaunti na. Sana nating mag-reorder para po sa ating continuous eating of these healthy seeds and nuts. So, lagyan din natin siya ng goji berries. Yan. Okay? At syempre, meron din tayo ditong sa ating hapag na ang ating paborito, fried banana, ano, pritong saging. At syempre, meron din tayo ditong mga sliced breads, no? Yan, ano, para sa atin pong main dish, ano? At meron tayo ditong hindi masyadong healthy na spam, no? Spam. O yung luncheon meat, no? Luncheon meat para sa atin pong protein
and para sa source of ating energy sa maghapon, ano? At syempre, ang ating paboritong inumin na coffee with milk. Ano po? Kaya nga, yun po ang ating hong pagsasalu-saluhan para sa ating pang-umagahan ngayong araw na ito. So kayo po, sana'y maging masustansya ang inyong breakfast para sa araw na ito, para siguradong malakas ang inyong pangatawan, ligtas sa anumang mga sakit at karamdaman na pwedeng dumapo sa atin. No? So, palagi tayong magpalakas, intindihin natin ang ating sarili, ang ating body, ano nga, ang ating katawan. No? At, siyempre, kung binubusog natin ang ating katawan ng mga masusustansyang pagkain, siyempre, ang ating ding kaluluwa, busugin din natin ng mga bagay na mga pagkaing espiritual, kagaya ng daily mass, ano, kahit sa bahay, ano, mag-online mass kayo, ano, sa atin pong sjp2paris at yahoo.com account sa Facebook, at ganun din po sjp2paris at gmail.com sa atin pong YouTube channel, ano. At minsan po, isineshare din natin yan sa atin yung personal page, Father Robin Cruz. No? Kaya ho, wala tayong dahilan para sabihin natin ang ating kaluluwa ay nanghihina. Ang ating kaluluwa ay kulang sa nutrisyon. Ano? Malnourish ang kaluluwa. Ano? So, kinakalam, busugin natin ng mga daily dose of spiritual foods for the soul. Ano? Siyempre, yung ating daily prayers, mahalaga yan para siguradong malakas din ang ating kaluluwa. Body and spirit, body and soul, malakas. Ano? So, wala tayong magiging problema, ano, sa buhay na ito dito sa mundo. So, yun lamang po ang ating ibang mga tips para po sa ating healthy diet, both for our body and soul. So ano pang hinihintay ninyo? Kumain na tayo ng mga pagkaing nasa hapang. God bless you all. Amen.